Eh, pwede po makahingi po ng pagkain. Pwede po makahingi po ng pagkain. Pwede po makahingi po ng pagkain. Asan ba magulang mo? Wala na po. Tatay ko na lang po yun nandyan. Nagaanap. Nagtitinda po kami ng ratan. Sa Panilaw po. Nagaanap po yung tatay ko po ng mautangan. Nagtitinda po kami ng ratan. Umuulan po. Ratan? Opo. Surang ratan? Upuan? Po. Mga upuan? Mga ano po. Mga basket po. Ganun po. Meron na nga. Thank you po. Naawa po kami sa hindi kumakain. Talaga, pag mayroon mga matatandaan hindi kumakain, binibigyan namin pagkain. Kasi kung sa akin naman mangyari, ako matanda na, na ako nagugutom, manghingi ako, siyempre masakit sa kaloob ako kung hindi ako magkakaano. Lalo yung mga nakatambay dito sa waiting seat, mga matatanda, walang matutulugan, binibigyan namin araw-araw yan ng pagkain. Sumasaya kami pag nakakatulong kami. Ganon, gumagaan ang kalooban namin. Basta kung sino ang nangangailangan ng magluluto, yun, bibigyan ko sila. Ganon. Ate, pwede po makahingi po. Pwede po makahingi po ng pagkain. Para lang po sa kapatid ko po. Bakit nasa tatay mo? Nagaanap po ng mautangan po ng bigas. Tatay mo nasaan? Wala na po. Ay, aampunin ka na niyan. Kaya tinatanong ka. Nakagaling kayo. Diyan po. Nangungupahan po kami. Nangungupahan kayo? Salamat po sa Diyos. Hindi po. Salamat po. Thank you po sa Diyos. Na ano naman po kami, kasi bata, kaya binigyan na po namin. Maglalakad, binigyan na siya ng pamasahe, huwag kang maglakad, sabi niya. Sumakay ka, sabi niya. Kasi siyempre kami nararanasan din namin yung ganyan, yung tindera lang kami. Siyempre, pag nangyari sa amin yun, siyempre na ano din kami sa sarili. Hindi po kayo nakakaalala, baka malugi naman po kayo. Ay, hindi. Babawi naman namin yun eh. Ikitayin pa rin yun. Sana yung katulad namin ginagawa namin, gawin din na ano, tumulong din sa yeah, mga katulad niyan na bata. Ganun na lang po masasabi ko. Wala namang diferensya yun eh. Basta mabait yung amo,
Mabait din kami. Lalo kami, siyempre kami, tindera lang. Hindi kami basta makapag-desisyon. Kailangan sila mag-desisyon. Pero kung kami lang masusunod, siyempre, gusto namin, lahat ng pagkain mabigay namin. Ewan, nakakawa din yun. Meron din kami mga apo, mga anak na ayaw naming mangyari yung mga ganun, na sitwasyon. Kuya, pwede po makahingi po ng pagkain? Pagkain po. Kahit ano po. So, ano po eh, pagkain po yung hinihingi niya eh. Tapos, meron naman po dun. Pagka po may nangingi, bigyan na lang din po. Pagkain naman po yung hinihingi niya eh. Okay lang po yun. Pwede po makahingi po ng pagkain? Pagkain po. Thank you po. Kung pupunta rito, minsan yung mga kahit para siyang may ano siya, parang mga taong grasa ba? Minsan, binibigyan din namin. Natutuwa ko kasi kami, nakakatulong kami kahit sa ganung paraan. Kahit sa maliit na bagay, nakakatulong kami. Tulungan nila. Hindi naman, kahit sabihin mong walang benta, walang ano, tulong, ayun pa rin. Masaya pa rin. Pag merong nangangailangan ng tulong, huwag mong papalampasin yon. Tulungan natin, lalo na yung mayayaman, ano? Gastusin ninyo sa pagtulong sa nangangailangan. Kapatid, kapwa-tao, pulubi, pati kaaway. Pag may pagkakataon ka, gawan mo ng mabuti. Utos po ng Diyos yun. Basahin natin sa Kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mo ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito, lalo na pagkadukha. Ang sabi kasi sa Kawikaan pa rin, 19:17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Biro mo, mapautang mo ang Diyos. Kanya lahat ang bagay eh. Napautang mo siya. Hindi ka kaya niya bayaran ng sobra-sobra. Kanya lahat ng bagay eh. Paano mo nagagawa na mapautang mo ang Diyos? Kung naaawa ka sa dukha at ang pangako, ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Napakagandang talata, napakabuting bagay. Ito ang pangako ng Diyos, ho, mga kapatid. 28:27 ng Kawikaan. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Ayun. Siyang nagbibigay sa dukha, hindi siya masasalat. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang. Pag natuto tayo ng pagbibigay, alam nyo, karamihan sa atin kasi maramot eh. Hindi tayo marunong magbigay sa kapwa. Gusto natin atin lahat, atin. Minsan ngayon sa kapwa, kinukuha mo pa eh.
iniimbot mo pa eh. Pero ang sabi ng Diyos, siyang nagbibigay sa dukha, hindi siya masasalat. Kaya yung naaawa ka sa dukha, maaawa ang Diyos sa'yo, hindi ka masasalat, hindi ka magkukulang. Lagi kang bibigyan ng Diyos pag ikaw ay mapagbigay sa dukha. Tatandaan nyo yan, salita ng Diyos yan. Kaya gumawa ang Diyos ng mga taong kapuspalad para atin silang kaawaan at makagawa tayo ng mabuti. Hindi naman araw-araw mayroong makikita kang gutom na makakasalubong mo. Kaya pagdating nung ganun pagkakataon, may pangako kasi ang Diyos dun eh. Pagka ikaw ay naaawa sa dukha, napapautang mo siya at babayaran kanya uli. Eh pag ang Diyos ang nagsabing babayaran ka, mapakalaking swerte sa buhay yun.